Ate, labis akong nainggit sa iyo. Napakaswerte mo talaga yan kay Kuya Noah. Akalain mong kahit ayaw sa iyo ng mga magulang niya, ay handa niya itong kalikuran para lang makasama ka, wika ni Gia sa kanyang ate Celeste habang nasa silid at pinagmasdan ang kanyang tahe ni Buddha. Mabuting at naging ayos na rin ang lahat sa pagitan ko at ng mga magulang ni Noah. Napatunayan kasi namin na tunay at wagas ang pamamahala namin. Kaya ikaw, umalap ka ng isang lalaking katulad ng Kuya Noah mo. Isang lalaki, kaya kang ipaglaban. Tugo naman ang nakakatandang kapatid. Ilang araw na lang ay kasal na itong si Celeste sa matagal na niyang kasintahan si Noah. Halos isang dekada rin ang kanilang naging relasyon bago tuluyang umuwi sa kasalan. Ngunit hindi rin naging madali ang mga taon na ito sapagkat malaki ang pagtutol ng mga magulang ni Noah kay Celeste. Dahil hindi raw ito nababagay sa kanilang anak. Anak lamang daw kasi ng construction worker itong si Celeste. Nagpagtapos man ng kolehiyo ay hindi pa rin sapat para mapantayan ang antas ng pamilya ni Noah. Sa tingin ng mga ito ay pira lamang ang habol ng dalaga kay Noah. May ibang gusto ang mga magulang ni Noah para sa kanya. Ngunit kahit ano pa ang gawin ng mga magulang ng binata, para paghiwalayin sila Celeste ay hindi uubra. Ginawa kasi ni Noah ang lahat para lang ipaglaban itong si Celeste. Kaya naman, labis ang kanilang saya nang sa wakas ay pumayag na rin ang mga magulang na magpakasal sila. Dumating ang araw ng kasal ni Noah at Celeste. Mababanaag mo sa kanilang mukha ang labis na kalagayahan. Ibinigay nila sa isa't isa ang kanilang mga pangako habang nakaharap sa altar. Nararamdaman nila ito na ang simula ng masaya nila at walang hanggang nilang pagsasama. Wala nang makahadlang pa sa ating dalawa, Celeste. Ikaw lang ang babaeng gusto kong makasama habang buhay. Sayong-sayo lang ako, tandaan mo yan. Wika pa ni Noah. Pagkatapos ng kasal ay tumuloy silang dalawa sa bahay ng pinatayo ni Noah. Salamat, Noah. Dahil pumayag kang dumirito rin ang kapatid ko, hindi mo lang alam na lalo kitang minamahal dahil mahal mo rin ang mga mahal ko sa buhay. Sigiya na lang kasi ang mayroon ako mula na mawala ang mga magulang namin. Nangako ako sa kanila na hindi ko pababayaan ang kapatid ko. Wika naman ni Celeste. Pamilya ko na rin ang sigiya. Nakakabatang kapatid ko na rin ang tingin ko sa kanya. Saka mas maganda nga iyon. Kapag wala ako, mayroon kang kasama, wika naman ni Noah. Paglipas ng mga araw, nanirahang magkasama ang tatlo ay hindi maiwasan ni Gia na maingis sa kanyang ate. Nakikita kasi ng dalaga ang pakikitungo ni Noah sa asawang si Celeste. Malambing kasi ito at mapagmahal. Isang bagay na gusto rin maranasan ni Gia. Hanggang sa isang araw ay tila hindi na maitindihan ni Gia ang kanyang nararamdaman. Nagsisilos na siya sa kanyang ate kapag pinagsilbihan ito ng kanyang kuya Noah. Doon niya napagtanto na iba na talaga ang pagtingin niya sa asawa ng kanyang nakakatandang kapatid. Sinubukan ni Gia na akitin ang kanyang bayaw ngunit tinanggihan siya nito. Gia, mali itong ginagawa mo. Asawa ko ng ate mo at naging kabataang kapatid lang tingin ko sa iyo. Itigil mo na ito. Ayaw kong bigyan lang sa mga loob ng ate Celeste mo. Sambit ni Noah sa dalagang hipag. Ngunit hindi basta na lang titigil si Gia. Sa labis na ingit niya sa kapatid ay labis din itong paglanais ng maagaw ang asawa nito. Isang araw ay nagkaroon ng tampuhan itong si Celeste at si Noah. Napagtasan kasi ng boses ni Noah itong si Celeste dahil palaging abala sa trabaho. Nakalimutan na ng misis ang kanilang anibersaryo. Naghanda pa naman ng lubos itong si Noah bilang sorpresa sa asawa. Sa galit ni Celeste ay umalis ito sa bahay. Naiwan si Noah at ang blessing. Dito nakakita ng pagkakataon itong si Gia. Para naman siya ang mapansin ng kanyang Kuya Noah. Hayaan mo na si Ate Celeste, Kuya Noah. Ako na lang ang ibigin mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng gusto mo. Lahat ng oras ko ay sa iyo lang. Wika pa ni Gia. Habang walang malay dahil sa kalasingan itong si Noah ay ginapang siya ni Gia. Ang matindi pa roon ay nagpanggap ang dalaga na si Ate Celeste. Wala mang nangyari sa dalawa ay nabutan pa rin ni Celeste ang dalawa na nasa kama at parihong walang saplot. Hayop ka, Noah! Hayop ka! Anong ginawa mo sa kapatid ko? Pagwawala ni Celeste. Naalimpungatan ang dalawa sa sigaw ni Celeste. Gulat naman si Noah na makita si Gia sa tabi niya. Hindi ko alam ano ang nangyari, Celeste. Maniwala ka naman sa akin. Gia, paano ka napunta rito? Natataranta ng sambit ni Noah. Hindi ba niyaya mo ako, Kuya Noah? Ang sabi mo ay malungkot ka. Kaya sinamahan naman kita. Hindi ko na rin alam ang nangyari dahil nalasing na rin ako. Depensa naman ang dalaga. Hindi ko mapapatawad ang ginawa mong ito sa akin at sa kapatid ko, Noah. Dahil lang sa simpleng pag-aaway, ay gagawa ka ng nakakasulasok na bagay. Ganito mo ba ako nais pasakitan? Bulyaw pa ni Celeste.
Maniwala ka sa akin, Celeste. Hindi ko gusto ang nangyari. Akong kalam-alam. Maniwala ka naman. Hayaan mo akong magpaliwanag, Celeste. Ikaw ang mahal ko. Hindi ko kayang gawin ito sa iyo. Alam mo yan. Sumamo ng Ginoo. So ano ang ibig sabihin nito, Noah? Kit sa kapatid ko pa. Tuloy ang pagluha ni Celeste. Sobrang sakit para kay Celeste ay nangyaring ito. Tila isang bangungot para sa kanila. Ngunit iisa lang ang masaya. Walang iba kung hindi si Gia. Akala kasi niya ay ipababaya ang kanyang ate ang asawa nito kapag nalaman niyang may nangyari sa kanila. Ngunit naging gulat ni Gia nang malamang sinampahan pala ng kaso ni Celeste ito si Noah. Mabubulok ka sa bilangguan dahil sa ginawa mo sa kapatid ko, Noah. Wala kang kasing sama. Pinagkatiwalaan kita. Ibinigay ko sa iyo ang buong buhay ko. Ipinaglaban ko rin ang pag-ibig natin. Tapos sisirain mo lang. Patangis pa ni Celeste. Maniwala ka sa akin, Celeste. Hindi ko ito kayang gawin sa iyo. Nalagpin na sana ng mga pulis ito si Noah. Nang bilang inawat ito ni Gia. Bakit makukulong si Kuya Noah? Hindi ba dapat ay panagutan niya ako? Hindi ba dapat ako na ang asawa niya? Ate Celeste, itigil mo lang itong ginagawa mo sa kanya. Mahal ko siya. Huwag mo siyang ilayo sa akin. Sambit naman ni Gia. Mahal? Mahal mo ang asawa ko, Gia? Nanalaki ang mata ni Celeste sa pagkagulantang. Walang nangyari sa amin ni Kuya Noah. Kahit anong pilit ko sa kanya, ay lagi niya akong tinatanggihan dahil ikaw ang mahal niya. Ang nais ko lang ay makikita mo kami sa ganoong sitwasyon nang ipabayo mo na siya sa akin. Matagal ko nang nararamdaman ito. Hindi ba sinabi mo sa akin na humanap ka ng lalaking tulad niya? Dagdag pa ng dalaga. Pero hindi ko sinabing agawin mo sa akin ang asawa ko, Gia. Muntik na siyang mabulok sa bilangguan sa kasalanan. Ikaw naman pala ang may gawa. Hindi ko na alam kung paano maibabalik sa dati ang relasyon namin. Paano mo ito nagawa sa amin ni Kuya Noah mo? Patuloy sa pagluha ang nakakatanlang kapatid. Patawad ate, patawarin mo ako. Nabulag ako ng inggit ko sa iyo. Patawarin mo rin ako, Kuya Noah. Ang hangad ko lang naman ay may magmahal din na sa akin tulad ng pagmamahal mo sa ate ko. Humagulhol na sambit ni Gia. Labis ang paghingi ni Gia ng tawad sa kapatid at sa asawa nito. Ngunit mahirap para sa dalawa na magpatawad agad. Humingi rin ng spinsa itong si Celeste dahil agad niyang pinag-iisipan na masama ang asawa. Dahil hindi man lamang niya ito binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Nauunawaan kita, Celeste. Nais kong malaman mo. Tunay ang pagmamahal ko sa iyo. Ikaw lang ang babaeng minahal ko ng ganito. Kaya hindi ako gagawa ng kahit anong kasisira natin. Tandaan mo yan, sambit naman ni Noah. Upang pahupain ang mga naganap sa pagitan nila, ay naisipan ni Gia na magpakalayo-layo muna. Nanirahan siya sa kanyang tiyahin sa probinsya. Binigyan niya rin ng pagkakataon ang kanyang ate Celeste at Kuya Noah na maibalik ang nasirang relasyon. Pinatunayan ni Noah kay Celeste na siya lang ang babaeng mamahalin niya. Dahil ramdam naman ni Celeste ang pamamahal ni Noah sa kanya, ay agad niya itong pinatawad. Hindi man madali para sa lahat ang makalimot, ay tanging panahon na lang ang makapagsabi kung kailan maghilom ang lahat. Sa ngayon ay ginawa rin ni Gia ang lahat upang patawad siya ng kanyang ate at may balik ang natin nilang pagtitingin.